Kamusta, kamusta po tayong lahat? Kamusta po? Welcome back again to my channel. This is Jane. Ayan guys. Nandito na naman ako sa aking trabaho. Ayan. Wala na naman yung ano ko. Yung boss ko, wala na naman siya. Kaya ako na naman naiwan dito. At ipagluto ko daw siya ng mga gulay. Ano lang naman yung cavolfiore, yung cauliflower at saka yung carciofi. Ewan ko sa atin guys, may carciofi. Carciofi kasi ang tawag dito sa Italia. Ewan ko sa atin kung anong tawag dito sa gulay. Ano vegetable na to? Eto guys, eto. Ano bang tawag? Meron ba nito sa atin sa Pilipinas? Parang wala, hindi ako nakakita nito. Dito lang yata sa part ng Europe ang ano. Merong ganito. Ang tawag dito is carciofi. Pero masarap po itong gulay na to. Ayan, kaya lilinisan natin. Tapos yung itong cauliflower, cavolfiore ang tawag dito. Ayan. Yung cauliflower. Ayan. Iano natin. Kasi sila pag kumakain, parang laga-laga lang. Tapos lalagyan na lang nila ng ano, olive oil. Ganun lang sila. Kaya ito, nagpakulo na ako ng tubig. Para pag gumulo siya, ilalagay ko na tong cauliflower. Tara guys. Linisan muna natin tong carciofi kasi ano. Ayusin natin yung camera. Ay, malaglag. Ayan. Kita ba? Ay, hindi. Ayan. Linisan naman natin. Kailangan kasi pag nilinisan to is lagyan natin ng ibabad natin sa lemon para hindi siya mangitim. Pero kalahati lang kasi masyado ng marami pag ano. Ibalik natin yan sa ref. Ganito lang guys yung lemon. Iaano mo lang dito sa tubig na paghuhugasan nito. Ibabad lang natin siya. Hiwain natin. Ayan. Ganyan. Ibabad natin siya. Nang kumuha ng sangkalan. Ayan. Ayan, ganito nakababad na yung ano, yung lemon na hiniwa-hiwa ko. Tapos ngayon, ito na itong plastic. Lilinisan na natin ito. Ganito paglinis yan, guys. Tatanggalin natin itong ano, yung matigas na part ng ano, tatanggalin natin. Kinain niyan. Ayan, okay na siya. Natanggal na. Kasi hindi na yan maano pag makakain dahil matigas na. Ayan. And then, gagawin natin guys is kuha ng sangkalan. Ito, puputulin pa natin to. Itong ano. Dahil meron kasi siyang part na sa loob na ano, matulis na, ayan, na ano na natin, na may matulis na bagay na ano, may matulis dun. And then, pagkatapos nito, syempre, ikakat pa natin yan, and then tatanggalin natin to dito, yung parang balbas niya dito sa loob. Dito lang na part yan. Yung iba hindi na tinatanggal yata nila, pero itong ano ko pinapatanggal niya. Yan din babad na natin. Kailangan siyang may ano sa lemon na ibabad kasi nangingitim siya pag hindi mo binabad. Ayan, kumukulo na ang tubig. Yan
hinaan natin yung apoy. Kumukulo na. Ilagay na natin ang cauliflower. Pero maamoy ko, kailangan isirado ko yung mga pinto. Maamoy kasi. Sinarado ko yung mga pinto muna para ano. Sinarado ko muna yung mga pinto sa ano, sa dito sa kusina para hindi mangamoy dun sa sala at sa mga kwarto. Kasi yung cauliflower, maamoy ito, di ba guys? Ayan. Hayaan muna natin siyang lumambot. Palambutin muna natin. Tapos meron na naman akong orange na dalawa raw balatan ko, sabi ng boss ko kanina bago umalis. Nagluluhan yung mata ko. So, hindi siya gaano, medyo na ano nga eh. Hindi siya nangingitim kasi nangingitim talaga po masyado pag ano. Hindi mo nalagyan ng ano ng... Tapos syempre, ilalagay natin tong lemon. Ilagay natin. And then ngayon, gagawin natin, lalagyan lang natin ng tubig. Saka natin tatakpan. Tama na siguro yan. And kuha tayo ng olive oil. Yan, lagyan natin ng konting olive oil. Konti lang. Ayaw niya kasi ng marami. Ayan. Yung asin, kaya na natin nilalagay yung asin pag ano na. Namaya na yung asin pag malapit na siya maluto. Sala na natin. Kumukulo na yung ano, cauliflower. Matigas pa. Saka na natin mamaya, pag malambot na yung cauliflower, saka natin i-drain yung sabaw na. Tapos lalagyan na lang natin ng olive oil. Ganun lang kasimple yung pagkain niya. Vegetarian kasi siya. Ayan. Hayaan natin kumulo lang. Ayan, yan. Ayan, dito linisan natin yung ano niya. Nadumi na naman yung oven niya sa ilalim. Nagluto kasi kami kahapon ng ano, ng crostata. Crostata di marmalata. Nagluto kami.
Lunuhin natin, linisan natin konti. Ayan, kumukulo na ang cauliflower. Patayin na natin ang apoy and then i-drain natin, guys. I-drain natin. Tingnan naman natin itong niluluto ko. Ayan, medyo may sabaw-sabaw pa. Mamaya babaliktarin na natin. Yung cauliflower, kailangan hindi siya ma-overcook. Kailangan hindi ma-overcook ang cauliflower. I-drain natin yung sabaw nila. Pangit kasi ito pag na-overcook. Yes. Ayan. Na-drain na natin. Patuluin lang muna natin siya. Kailangan matanggal yung kailangan matanggal yung tubig niya bago natin lagyan ng olive oil. Dito natin siya ilalagay mamaya. Hayaan muna natin na ma-drain yung yung tubig. Ayan. Okay. Baliktarin naman natin itong guys. Ito na yung karchofi na inano ko. Baliktarin natin. Para maluto siya. Kailangan hinaan lang natin yung apoy para maluto ng dahan-dahan. Pag malakas kasi, mauubos yung sabaw niya. Ayan. Okay. Ayan. Marami pa akong gagawin. Sinarado ko lang muna yung mga pintuan. Yan, pinto. And then yung isa dito. Sinirado ko din yung pinto na yan. Dahil ano. Tapos itong mga bintana, binuksan ko. Nandito kasi kami sa fourth floor eh. Ayan o. Nasa fourth floor kami. Kaya, sinirado. Buksan lang yung mga bintana para yung amoy ng cauliflower. Maamoy kasi ang cauliflower pag niluluto eh. Makalabas ng Dito. Buksan natin yung pinto. Ayan, para mawala yung amoy. Ayan, guys. Ayan, nandito. Nakakaano dito sa labas kasi malamig. Tingnan nyo naman yung bundok, maano. Hey, 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 hey. Malamig-lamig. Ayan, mga palalabs, mga langga. Luto na. Ayan, luto na siya, malambot na siya. Nilagyan ko na siya ng asin. Ayan, may olive oil na. Ganyan niya lang kakainin yan. Pero mas masarap to kung merong formaggio grattugiato. Tapos ilalagay sa oven. Masarap. Sa ibabaw. Meron ding nabibili sa mga supermarket na yung nakaano na siya. Nakatimpla na. Yan, lagay natin yung lemon. Okay. Then may natirang konting sabaw. Iano natin kasi iinitin niya pa yan mamaya.
sa ano, microwave pag kinain niya, iinitin niya. Ayan na. Ito na ang ating naluto ngayon na carchofi. Sa Pilipinas kasi parang wala naman itong ano, gulay natin. Ayan siya, guys. Diba? Sarap. Simple lang lutuin. Ayan. Ayan. Okay, guys. Iko-close ko na yung vlog ko dahil marami pa akong gagawin. Para matapos ko pa agad. Ayan. Ito na ang nagawa ko ngayon. Naluto ko na pagkain niya. Ayan. Thank you po sa mga nanonood. Ayan. Maraming salamat po. Thanks for watching. And yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Jane Tober. And paki-like na rin po. And paki-click na rin po yung bell, yung notification bell, para lagi kayong updated sa mga vlog na aking gagawin. Once again, thank you so much. Have a good day and God bless us po sa ating lahat. Bye! Hanggang sa susunod!